Yo, kumusta kayong lahat? At masyadong matirik ng araw ngayon, mainit na po ang panahon. Kaya dito sa video, i-share ko sa inyo yung paraan ng paggamit o paglagay ng mga mulch, no, pang cover po sa ating plot. Baka ayaw nyo po ng plastic kung natural, gusto nyo po yung natural na pamaraan. So ito po yung isa sa alternative natin pong gagawin. So ang kailangan lang ho natin, gagamitin lang ho natin mga dried leaves, mga dried plant residues na ating mga pinagdamuhan. Yun po ang ating pong ikalat lang ho doon sa ibabaw ng ating plot. So sa ganitong paraan, ito na po yung best na alternative. Kasi in the long run naman po, no, pag habang nagko-cultivate tayo sa lupa, eventually magiging decompost, magiging fertilizer lang din po ito. Kaya yun, sustainable yung ating approach sa pag-cultivate sa ating lupa. So, ito yung nilalagay ko dito. So, yun. Isang natural lang ho na paraan. Kaya nakatulong po ito para hindi tayo dilig ng dilig. Lalo na ngayon sa panahon na talagang mainit na. Para hindi po agad matuyo yung lupa. Mga nakatulong siya para ma-maintain po yung moisture dun sa soil. Kasi nag-hold siya ng moisture. At maiwasan din po na yung pagtubo ng maraming damo. Actually, pag ganito namang season na mainit, mahirapan din po makatubo yung damo. Pero may iilan na tutubo. Kaya at least, ma-minimize natin, konti na lang. At yun, masuportahan natin yung pagtubo at paglaki ng ating pong tanim sa paraan na nami-maintain yung moisture doon sa soil at wala hong kompetensya na mga tumutubong damo na nakipag-agawan doon sa tubig, sa nutrients, sa space, etc. At maiwasan din po yung pamamahayan ng mga insekto kasi yung damo isa yun sa bahay ng mga insekto. At kung napapansin nyo, yung mga rice hull ay nilatag ko po doon sa daan. May nagtatanong sa akin kung ito po ba ay pwedeng gamitin bilang alternative mulching doon po sa plastic, no? Na yun po ay ilalagay, ilalatag doon sa plot. So, pwede naman po, no, na atin po itong gamitin. Basta lang po pag tayo nag-cultivate ng lupa, huwag ho natin itong isama o ihalo. Kasi hilaw pa ho kasi. So mag-undergo pa siya ng decomposition. So mainit po yun. And then pamamahayan po siya ng mga fungus. But normally hindi ko siya talaga nire-recommend. Kasi nga di maiwasan pag tayo nag-cultivate, ma-mix ho natin. Hindi naman po pwedeng tanggalin ho na natin bago tayo mag-cultivate. Di maiwasan na maisama siya, no, pag tayo nagbungkal dun sa lupa. Yun, mai-mix po siya sa lupa. So magkakaroon po siya ng consequence na problema dun sa lupa. Kaya naman dito sa garden namin, dito lang po sa may kanal, sa may pathway namin nilagay. Pero po, bago ho namin yan nilatag, naglagay muna kami ng organic dyan sa ilalim. Para double purpose naman. No, habang tumatagal, nadidecompose po yung mga organic na nilagay namin sa lupa. Pag kami ay nag-redesign, so pag binago namin yung design dito, so hindi lang ho yung plot ang mataba, pati na rin yung kanal. Kung hindi nyo pa napanood yung paraan na ito, check nyo po yung aking paraan ng paglagay ng organic fertilizer doon po sa kanal. Kasi in the future, pag binago ko na yung plotting dito o design, yung kanal yan, siya na yung magiging plot. Tapos yung plot, yun yun naman ang magiging kanal. Kaya naman pag tayo po yung nagdamo, yung ating mga pinagdamuhan o yung mga kahit ano pong mga halaman natin pong tinanggal sa ating garden, wag ho natin pong sunugin. Sayang kasi, no, magiging fertilizer natin yan tapos susunugin lang. Kaya naman po din sa palayan natin after harvesting, wag ho natin sunugin po yung ating rice straw, no, kasi napakasayang yung dayami pag sinunog natin. Napakataas po yan sa nitrogen at iba pang mga nutrient elements. Kaysa bibili pa ho tayo ng mga urea na may kamahalan, then synthetic pati. Kaya ito, natural. Kailangan lang natin na yung panahon ang hintay natin. Let the time works on it to decompose the materials that we need. Kaya hintayin na lang natin na mabulok. O, pakain natin sa ating alagang vermi, ating African nightcrawler. So mag vermicomposting ho tayo. Yun na po yung gagamitin natin. Then meron na tayong fertilizer. Ganun lang.
So yun, sana may natutunan kayo at inyo pong ma-apply sa inyo pong taniman. God bless po sa ating lahat. Ingat po.